guys, welcome back to my channel. Bali pang number vlog number 5 na tayo guys. Salamat sa mga suporta, sa mga nag-subscribe, nag-views. Thank you very much. So, may bago tayong content, naisip ko lang bigla guys. So, turuan ko kayo paano mag-perform ng hard reset sa inyong iba't ibang digibox. So, tara guys. Guys, to unahin natin. Tawag ko dito Skyward na malaki kasi masyadong mabang name niya. Ito Skyward HS8871. So Skyward na malaki ang tawag ko for shortcut. So ganito guys, pag ganito yung tsura ng box nyo, ang gagawin nyo is nakikita nyo to, okay, saka menu. Pagsabay nyo ng pindot yan, ay kita ba na? Okay, sa kanino. Sabay na pindot. Ayan. May lalabas na restore factory default. Press nyo lang yung okay guys. Please wait daw. Please reinsert, please restart your setup box. Bunutin nyo po. Magkakasaksak. Ayan, saksak nyo ulit. Pagkabunot, 5 seconds, saksak nyo ulit. Ganyan po mag-perform ng hard reset. So, may tanong kayo sa akin kung bakit ko ina-hard reset ang mga digibox. Bakit po? Kasi po, marami po siyang nagagawang maganda sa digibox. Parang, kumbaga sa tao, nalilinis niya yung mga diferensya sa katawan. sa kanyang materyales. Yun po ang naging kagandahan ng hard reset. Like for example, walang volume ang digibox nyo, o kaya malag, o kaya kulang ang channel, o kaya yung ma-blurred yung picture nya. Marami pong kagandahan ng pag-hard reset. So, lahat po yun maaayos ng hard reset. Pag may problema sa digibox, try to perform a hard reset. Yan, magagawa po yan. Parang nililinis natin yung box. Yan po siya. Yan, bumalik na po siya sa dati. Okay lang po tayo pag lumabas na po yan. Okay. Okay lang po. Okay. Okay. Puro okay lang po yan. Ayan, nakita nyo naman. Signal quality niya, 100%. Signal strength niya is 212. So, okay na po para sa akin yan. Malakas na po yan. So, okay pa rin po. So, pag ganito po yung lumabas na picture, ano po yan? Hindi na iting siya rito. So, punta lang po kayo sa menu. Setup. System setup. Pag umingi ng code, 4-0 po. Pag hindi po malag sa 4-0, 3-9-1-8. 9998. Installation setup. Punta kayo sa TV setup. Tapos punta kayo dito kasi naka pillar box siya, kaya hanggang dito lang po siya video niya. Hanapin niyo po yung fit to screen. Diba po? Pillar box. Pag cut, tap, and button naman, dito naman may itim sa taas, may itim sa baba. Ito, fit to screen, ibig sabihin, buong screen makikita yung video.
So, ayan. Dito screen, pindutin niyo yung kulay blue daw. Ito, blue. Nakikita na. Kung may makikita yung kulay blue sa remote nyo, pipindutin nyo para pumasok siya. Ayan. Ayan, let's see. Ayan, buo na siya. Okay, guys. Then, lipat naman tayo sa isa. Dito, sa Skyward na maliit. Ano model to? Skyward HD7400A. Try naman natin mag-hard reset dito, guys. Pag ito naman guys, pag nag-perform kayo ng hard reset dito, kung nakikita nyo itong up, down and up, yan po yung pipindutin natin. Sabay ganun din po ang proseso, sabay lang din po pipindutin, up and down button, then press, sabay po ah. Yan, ayan na siya guys. Lumabas na yung signal strength niya is 94%, quality is 78%. Ang laban na sa bagyo yan guys. Tapos program natin kasi nawala yung pag ni-restore factory kasi natin o na-hard reset natin, nawawala yung mga channel. So ipoprogram po ulit natin siya para magka-channel. Pag lumabas na po yan, okay, hawak mo ito. Hawakan yung remote ng signal, ang box na dedicated sa signal, box, may remote. Then press nyo yung red button. Red button sa baba. Ito, lumaan na itong remote nito. Kung nakikita nyo yung red, wait nyo till mag 100% itong progress. Pag nag 100% na siya guys, saka nyo lang i-exit sa remote nyo. Kaya importante yung remote na may exit. Kasi pag yung remote nyo hindi na gumagana yung exit, ay hindi nyo kayang i-gawin to. Kasi kailangan pindutin yung exit para makalabas kayo dito. Yan, 100% na siya guys. Exit na kayo. Kasi pasensya nyo na itong remote na ito. Kasi stuck to place. Stuck ko ito sa bodega. So, hindi ko na siya ginagamit. Pang demo purposes na lang siya guys. So, exit. Ito yung bali exit niya eh. Hindi na lang mabasa guys. Buti kabisado ko pa. Pag nag 100%, exit lang kayo guys. Tagumpay tayo guys. So try naman natin dito sa bagong digibox signal. Ito naman yung bagong labas na signal na box. So try natin mag hard reset dito guys. Dito naman guys, ang kailangan nyo naman pindutin dito pag mag hard reset kayo is yung naklapit mo kaya na. Kung nakikita nyo, kung nababasa nyo ito, itong beep plus saka P minus. P plus saka P minus. P plus saka P minus. Sabay nyo pipindutin guys ha. System reboot. Then, bunutin nyo sa pagkakasaksak. 5 seconds. Balik nyo ulit. One moment please. Practice nyo guys yan sa mga digibox nyo. Lalo na yung mga subscriber na signal na medyo may katagalan na. Subscriber na signal. Medyo nagloloko-loko na yung mga digibox. Yan ang kinaganda.
kapag nag-addressed ka, marami siyang ano, papagaling. Like what I said kanina, yung pinukulang yung mga channel nyo, yung sa tingin nyo is kulang-kulang yung mga channel nyo, kung nawawala ibang channel, mag-address it kayo. Kung sa tingin nyo nawawala, o kaya nawala yung ano, ang volume, mag-address it kayo. O mag, o tama, address it. Diba? Pag nag-blur, hard reset kayo. Ano pa? Sabi ko na ba yung nawala yung mga channel? Nawala yung mga channel, nag-blurred, nawala ang volume. Yan. O kaya guys, yung minsan, buong screen nyo, wala na kayo mapapanood. As in, blurred na talaga. Wala ng tao. Yun. Hard reset lang ang paraan dun. Babalik na siya sa dati. Kahit ano siya guys, press okay lang pag lumabas na yan guys. Okay, okay lang kayo. Pagdating dyan, signal strength niya. O, iba-iba talaga yung ano nila, no? Depende na rin siguro sa, ano, digibox. Dito kasi, signal strength niya yung 100%. Kung natatandaan nyo kanina guys, dito sa maliit na Skyward, nasa, pumalo lang siya ng 95. Quality niya is 75, pero dito sa bago signal strength niya is 100%, quality niya is 80%, so tumaas. So ibig sabihin maganda talaga yung bagong labas na digibox ni signal kasi malakas yung receiver niya. So makatwiran nga naman kesa naman magpalit tayo ng digibox ng model ng digibox tapos same lang naman ang ano. Ang pinaganda ng bago, lumakas yung receiver niya. Ang lakas agad yung signal strength niya. Baka kung meron pa dito, baka lumagpas pa siguro. No, joke lang. As quality niya, 80. So, panlaban na talaga sa bagyo. Actually guys, 90 pataas. Okay na yun, 90. Eto, yung maliit, 95 eh. Eto naman, iba naman ng ano nito, kanina, nasa 221 yung strength. So, 100% naman yung signal quality niya. So, yun guys. Pag lumabas yan, press okay lang din. Automatic na siya mag-program. Ganap na siya ng sarili niyang channel. Okay. 133 TV, 17 radio. Pag lumabas na yan, okay na yan. 100% na. Press mo okay. Ayan guys, ito na magtatapos yung vlog natin. So sana nakatulong po ako. Maraming salamat. So ayan guys, ito na po magtatapos yung aking vlog. So hopefully sana may natutunan kahit paano at nakatulong sa mga subscriber. So any comment, suggestion, please comment below. And please like, share, and subscribe. Keep safe everyone and see you on my next vlog. Keep safe. Bye-bye.